kanila. Ang bumihag sa puso ng isang dalagang foreigner. Wow! Sino sa kanila ang couple na nagka-baby sa tulong ng surrogacy? Anong relasyon niyo po, Ivy? Boyfriend po. Sander, ikaw ay merong partner na foreigner. Yes po. Gano'n na kayo katagal, Sander? Almost 3 years po. Wow! Uy, matagal na. 3 years. Paano kayo nagkakilala, Sander? Kwento mo naman sa amin. Nagkakilala po kami sa kay Mark Zuckerberg. Facebook sa po. Facebook. Sa Facebook. What? Kailan kayo nagkita? Kailan kayo... November 2023. Last year? Yes. First time yon yung nagkita? Hindi naman? Yes, first time sa real life yun. Kasi almost 2 years po kaming... LDR sa chat, Facebook, gano'n, Messenger. So, sinundo mo ba siya sa airport, kuya? Yes po. So, may moment kayo yung tumatakong-takong ganyan? Nakaalala po kami ng kalabaw. Oo. Hindi, sinundo po talaga. Anong pakiramdam nung finally, after 2 years na long-distance relationship, nagkita na kayo in person? Parang cloud 9, parang nakalutang ka. Yung hindi mo alam kung maipaliwanag, kung ano... Basta excited na masaya, halo-halo emosyon. Are you Sander's baby? Yes. Isa lang ang masasabi ko. Ano po, bossy? Jackpot. What attracted you initially to Sander? For me, Sander is handsome. For me. Yeah. At mabait. Mabait. What else? Matalino. Matalino. Masipag. Yeah. What do you have to say about that, Sander? Ano masasabi mo doon? Matalino, pogi, masipag. Ang masasabi ko po, masipag lang, pero hindi pogi. But Magda, how was the courting stage? Were you able to receive love letters from Sander? Or pickup lines only? Message. Messages? Message first, yeah. Hirap kausapin, Sander, ikaw na lang. Magda, where are you from? Riza has a question. Where are you from? Poland. Wow. Poland. How's your relationship with Sander? 3 years. 3 years. How was it? Was it fun? Was it filled of love? Very love. Love. Full of love. Yes. Yes. Love. Sander, tanong ko nga. Baka mo. Magda, I heard your favorite, yung mga sopas, dinuguan. He cooks for you, Sander. Yes, what's your favorite Filipino dish? Adobong manok, sopas. Adobong manok? Leche plant. Tanongin mo po siya kung... Ikaw na magtanong, inutusan mo pa ako, Sander. Ikaw maraming tanong. Ikaw na magtanong. Hey, what is your favorite delicacies or food? Dessert. Leche plant. And? Sorbetes. Wow. Leche plant. Leche plant. Oh, is there anything you wanna say? Sander, ikaw muna. Baka meron kang mensahe for Magda. Congratulations again. Mag-message ka, bilisan mo. Harapin mo si Magda. Okay lang, Tagalog. Hindi pwede. Yung maiintindihan ni Magda. Kahit anong lingwahe pa yan. Babe, no matter what happened, I will do what I can. I will do what I best. For our future and for our future baby, for you, I will sacrifice what I can. And I love you so much with all my heart. Magda, it's your turn. Message, yes, message for Sam. I love you too, always. You are always my heart, my first, my only one love, my important to me. Mahal na kita, araw-araw, Sander. Let's start with the couple's history first. When did you get married? We got married in March 8th of 2015. Okay.
2015. Yes, we met online in 2014, and we moved quickly. And I brought Mac over on a K-1 visa to the U.S., and we got married in Pismo Beach, California. Okay, so you've been married for 9 years already, yes, and you have children through surrogacy. Yes, we do. Two beautiful girls. How old are they? One is 5, and one just turned 2. Anong names nila? What are the names? Maria Esther is our 5-year-old in kindergarten. Maria Esther. And Olivia Grace is our second one, and they're named after our grandparents. Okay, Olivia Grace. Kuya Ray, huwag ka mabibigla. Oh. Kasama natin yung mga babies. Aba, andyan sila. Andyan. Oh. Hi, baby. Olivia Grace and Maria Esther. Oh, hi, guys. Hi, baby girl. Hey, Olivia, come wait. Here. Oops. Stay say here, hi. Say hello. Yeah. Hi, Dabber Cats. So cute! Nasa TV sila! Okay, let's talk about now the process of... is it okay? We can talk about the surrogacy. Are they aware? Yes. Oh, oh yes. They're aware. We're very honest with our children. We brought them up to be good citizens, and we believe in total honesty with our children. Okay, so Jeff, let's talk about... why did you choose surrogacy as a way of having children? It was more important to my husband to have biologically connected children. And that's why we looked at adoption, and we went to several orphanages in Ilocos Norte. But we decided to go with surrogacy. Right. And I understand that this biological connection is very important for Mac. You went as far as having the same egg donor. That's correct. What does this do if you have the same egg donor and the same surrogate for both children? Well, we actually, it's not that we didn't try to have mine, but we had a couple miscarriages along the way. And unfortunately, I wasn't blessed with my own children, but these are my children, no doubt about it. They are just wonderful, and it's a great part of our family. It's my legacy to leave behind when I pass. So... Sir, what was the first process of surrogacy for you? What happened? We had to. Do you want to talk? Yeah, so Jim will just do all the talk. So it's actually a long process. So we actually waited for 9 months to get matched to a surrogate mother for our firstborn. We did use an agency to help us do the process. Oh, ano yung first step doon? Pagpupunta ka muna sa agency and you declare your intention, ganun ba yun? So yung una is, naghanap pa kami ng concrete na viable na agency na talagang legit. Mm-hmm. So we look on reviews kung legit talaga sila. May mga fly by night ba yan? May mga yung mga illegal kuya mga illegal or yung mga nanluloko. Well, ginawa namin yung services sa US, so everything is legal in the US. Okay. So hindi sila talagang, I know there are some cases here in the Philippines that are actually not legal. Because it's not legal, surrogacy is not legal in the Philippines, guys. So just for the information of everybody. But there are some people that are still doing it, which we don't support that one. We don't recommend that because there's a lot of legal issues, even in the U.S., inside the U.S. It really pays to have a good lawyer and to do the process properly. Right, it's expensive, but it's worth it. You mentioned it being expensive. If you don't mind, maybe how much does it cost? Anywhere over $100,000 to close to $200,000. That's per child. 5 million to 10 million yun. Mm. Yeah. Okay. Yes. So, Miles, pinayak mo yung... Di po ako posing, ha? Pinandilatan mo ba, Miles? Hindi naman, nakita ba? Miles! Kilala kita. Pose. There, go with Ate Raiza. Loko labubu! Uy! Labubu! Sorry. Hala. So dito sila lumaki na, Mac? No, actually, kaka-move lang namin dito sa Pilipinas last March. So we are here for good now. Oh, so doon sila ngayon. Lumaki. Oo. Oh, yeah. Okay, you mentioned kasi talagang you're very strict with the legalities of it, no? So ano sila? They're Filipino, American? What is their citizenship now? So yung citizenship nila is American pa lang po. So, okay. Like what I've said, surrogacy is not legal in the Philippines, so with their dual citizenship, nahihirapan pa kami in the aspect. Okay. All so, right. Hindi pa sila dual citizen. Pero,
nakawira. Yung mga pusong Pinoy sila kasi may nakita ko mga videos nila. You guys are vlogging, di ba? Yeah, it's called Two Daddies and Two Daughters. Two Dads and Two Daughters. Two Dads and Two Daughters. Kung nakikita ko sila nag-iilokano yung mga anak nila. Kuya Ray. Thank you, Miles. Di ba, ma'am? Paano yun? Paano yun since si Sir Jeff, English siya? Paano nyo nababalance yun how to talk to the two girls? So, with Olivia, my parents are actually in the U.S. So I brought them in the U.S. We brought them in the U.S., I should say. So they practically raised Olivia Grace until when she was born. Sila na yung nag-alaga sa kanya. So my parents doesn't speak English. So Ilocano lang talaga until now. So like Ilocano talaga si Olivia. But Maria, parang... Learning. Bukod sa challenges sa language, di ba? Bawa, eh, hindi sila marunong mag-Ilocano. Well, Jeff and Mac, being surrogate parents, what challenges are there for you guys? I mean, having children is complicated enough, and you add surrogacy. What are the challenges for you guys? A lot of it is with the documentation. Olivia, alam mo si bossing. Bossing, pinaiyak ni bossing. Bossing. What? Because our children were born in the U.S. with Caucasian surrogates, they actually were not considered Filipinas. If we had used or were able to find Filipina surrogates that would give birth, they would have automatically been Filipino citizens. So now we're going through the paperwork process, which is kind of arduous. Yes, it is, because it's kind of like, okay, if it was a man, it's different than if it was a woman. So, but they're half Filipina and they're half Caucasian. But they are actually biologically 50% Filipino. Right. Because they are my biological yep. children. But Sir Max or Jeff, who decided to stay here in the Philippines for good? Who decided? Oh, we both decided. Why do you love Philippines? We had talked about this before we even got married. We both knew that we wanted to have children. We wanted to make sure that, you know, that we brought our children up properly, and we really respect the way the Filipino culture is for how they bring up children. We love our family. We have a very extended family. We can let our daughter run free, our daughters run free in our neighborhood. I mean, we don't have to worry about it. Most of the people in our area are related to us in some way. So it's just a beautiful thing. How do they call you? I'm Daddy, sorry? Daddy Mac and Daddy Jeff. Daddy. Daddy Mac and Daddy Jeff. When they're in a good mood. If not, Sir Jeff, they call you what? No, Daddy Jeff, but I mean, it's, you know, they're kids. Any plans? any plans for going for a third child? We might. Go ahead, Mike. Oh, we actually have two more embryos na naka-froze right now. Mm-hmm. Wow. But it's, you know, it's very expensive, so. And having children are already expensive, so. Not now, for now. Mac, I hope you don't mind. Pwede bang magbigay ka ng estimate na amount kung magkano? Kasi magastos yan, Kuya Ray. Sabi ni Daddy Mac kanina tsaka ni Daddy Jeff, parang 100 to 200,000 US dollars. No? Yeah. 5 to 10 million pesos. Yeah. Ang mahal. Ipon muna po kayo, ha? Yeah. There's a lot of variables, because what happens is when you go to the agency, they actually give you like dossiers on different egg donors, and you go through and you pick out egg donors that you would like to research, and then they match up your blood, any kind of like recessive genes or traits that you have. So there's the legal stuff, yeah, then there's the science stuff. There's all kinds of legal issues, right. So you always have to have a good lawyer on your side. I'm sorry. But then once you do that, each egg donor has a different price based on their what, yeah, right. Oh yeah, it really varies quite a bit. And so then once you choose the egg, then you go to the like a service or a doctor that will take out the eggs, will flush out the eggs, and then they'll take those eggs and our sperm and they'll mix them, and they'll it's called a zygote. And then you have to find a surrogate, and that's another issue. And that's like another $60,000 to $80,000. Long process. So, Mac and Jeff, if there are parents out there who would like to get into surrogacy, any words of encouragement for them? Oh, definitely. I mean, our children are definitely worth it. I mean, we have no regrets having our children.
We would highly recommend it. Go ahead. It's possible. So, but I want you to guys research first before doing anything. Mm-hmm. Research. Importante. Right. Know what you're getting into, yeah. Kumbaga. Anong relasyon niyo po, Ivy? Boyfriend po. Ah! How old are you, Miss Ivy? 50. 50? And ikaw, Joey? 18 po. 18? Oh, first time natin, teenager. Oh, bawal judgmental. Bawal, bawal po. Kayo, ha? Wait, yung mga po nakaka-relate dyan. Saka yung ano, ha? Yung expression na mukha mo, okay, ha? Medyo huling... Ay, sorry, kasi hindi po. Siya kayong nainggit. Sabi ni Ana, inggit na. Inggit match. Matagal ng bakante yan. So, Joey, personal na agad, ha? Teka lang. Nababasa ko. Saan muna kayo nagkakilala? Ayan. Sa pagsusumba. Pagsusumba? Zumba. Ma'am, wait, si Joey po ay isang instructor din po. Instructor ng po. Zumba. Instructor. Tapos naging estudyante ka niya. Attendees. Hindi kami naniniwala. Hindi kami naniniwala. Patingin mo na nga ng sayaw na yan na nakaka-develop ng 50 at 18. Music! Pabato nyo sa next round. Wala, hindi na to, kuya, to. Ex-people. Ah, okay. So, nung nagsusumba kayo, sino ang nagpahayag una ng interest? Ikaw ba, Miss Ivy, o ikaw, Joey? Ako po. Si Joey. Nagka-crush ka na sa kanya. Opo. Alam mo talaga, I have to go. Sa inyo na. Sige, wag po. Magaling ka na lang. Kumuha ka ng mga tips. Okay. Wait lang. Pero, Ma'am Iki, bago muna tayo pumunta kay Joey, kung paano niya nilapitan si... Miss Ivy? Si Miss Ivy. Si Miss Ivy ay 5 taon ng byuda. Ah. Byuda. May mga anak ka. Wala. Talaga? So, mag-isa ka na lang sa buhay. Solo. Gaano katagal kayong married mo na bago na nang wala si husband? 19 years. Bakit po nawala si partner niyo po dati? Kidney failure. Nagkasakit. Ano po yun, Ate Ivy? Nung po ba nawala na yung asawa ninyo bago siya mawala? May mga sinabi ba siyang, oh, kapag nawala ako, pwede kang magmahal ulit. Pwede kang mag-zoom. Wala naman. Wala naman. Zumba lang ang pwede, sabi. Wala naman siya sinabi. Wala namang bilin na ganun. Oh, ito na, Ma'am AK! Nag-zumba na si Miss Ivy. Oh, nag-zumba na. Ikaw ang instructor. Paano mong pinarating sa kanya na may gusto ka sa kanya? Sa dami-dami ng... Di ba, ang dami niyan, grupuhan niya pag-zumba eh. Ano po, maganda po talaga siya sa akin. Maganda sa akin sa paningin. Bawal po kinikin dito! Miss Ivy? Kinikilig po kayo. Napatalikod kayo, yes, Miss Ivy. Maganda siya talaga sa paningin mo. Opo. Miss Kay, okay ka na, Miss Kay. Miss Kay, bakit Miss Kay? Maganda naman si ating. Pero yung inggit ko talaga eh. Yung inggit talaga. Sorry po, sorry. Tapos, paano mo sinabi sa kanya na may gusto ka? Sabi ko po sa kanya, gusto po kita. Arang ano po, ang hirap. Bakit may po? Magalang. Po po. Oh, so bakit, 50 siya. So, nagsimula kang namumupo. Opo. Yan. Pati ako, pinupupo mo eh. So, paano Joey ang pwestuhan? Oh. Nasa harap ba si Miss Ivy? Kaya napansin mo agad? Opo, nasa harap po siya. Nasa harap? Oh, pang ilang mga session? Bida-bida ka rin pala, Miss Ivy. Nasa harap pa kasi hindi na madami niyo eh. Parang feeling ko, nung nagtuturo ka ng Zumba, yung iba mahirap na mahirap, yung sa kanya madali lang, ganon. Opo. Napaka-basic lang po. Nang tinuturo mo sa kanya. Opo. Yung sa iba, pahirap. Opo. O Joey, pang ilang session bago mo nasabing, ay, ang ganda ni Miss Ivy, lalapitan ko to. Pang ilang Zumba nyo na nung na-realize mo yun? Pang apat po yata. Pang-apat po. Wow. O, din yung pang-apat. Sabi mo, pag natapos tong session ko na to, lalapitan ko si Miss Ivy. Paano mo nilapitan? Hindi ko po siya nilapitan eh. Ah, paano? Chinat ko po siya. Ah! Batang-bata yung chinat. Oo, chinat. Napakamilya.
18 years old. Ano ang sinabi mo dun sa una-una mong chat? Ano po, sabi ko po, crush po kita. Agad? Yes po, tapos gusto ko siya, pero dined man niya po ako. Ay, dined man mo, Miss Ivy? Yes po. Bakit? Kasi sabi ko sa kanya, napakabata mo, parang anak lang turing ko sa iyo. Oh. Anong sagot mo? Sabi ko po, hindi na po ako sumagot. Inintay ko na lang po isang taon, tapos saka po ako nagparamdam ulit. Bakit? Nung una ka nagparamdam, 17 ka lang? 16 po. Harot mo rin, eh, no? 16? Naliligaw ka na. Ay, paano nagkagustuhan ng isa't isa? Ano po, yun nga po, chinat ko na siya hanggang sa in-invite ko po siya na magkumain. Yun. Pagkatapos mag-sumba? Hindi po. Tungke lang. Walang sumba. Wala. Ano po, pag-pre siya, saka kami na labas po, kakain sa labas. Sumama ka naman, Miss Ivy. Yes po. Yeah. Ano, actually, tuwing madaling araw, nag-good morning siya, araw-araw sa akin, ganun. Madaling araw, nag-good morning? Tapos paggabi, tatawag yan, magbibideo call, hanggang sa sabay na kami matutulog, naka-on pa rin yung... Nang naka-on yung cellphone! Natutulog kayo ng... Sleep call! Miss K is sleep call! Tapos baba mo na. Hindi, baba mo. Ikaw, baba mo. Hindi ko na mautaan na. K! Kung makareact ka sa mga usaping ganito, parang naranasan mo rin eh. Hindi na nga eh. De, pero ano ah, happy for you. Tapos, Miss Ivy, gaano katagal siyang nanligaw bago mo na-realize na napo-fall ka na rin? Siguro mga 1 month po. 1 month din. Pero si... Makulit siya eh. Bata eh. Bata. Hindi po ba ano, hindi po ba nagkasedosan doon sa Zumba group? Oo nga. Ano? May iba pa palang nagpapakyute din dito. Madami. Opo, ano ang reaction po ng mga ka-Zumba ninyo, ng mga ka-Zumba ninyo, mga chismosa po yan? Ano? Ano pong sabi kay Ivy? Ang dami nag-reaction. Zumba group po. Totoo po yan. Numero uno, ano pong sabi nila Ate Ivy? Proud Marites. Bigla ba kayong dumating doon sa venue ninyo nang naka-holding hands na? Hindi naman. So, paano po ba? Paano nyo na-announce sa grupo nyo na kayo na? Ano, balita lang, bali-balita na lang sa ibang Zumba group. Oh, Marites nga. Chismisan na lang. Chismisan. Ikaw naman, anong, siya kasi wala na siyang asawa, wala rin siyang anak, so parang okay lang. Ikaw, may family ka. Ano sabi ng parents mo? Actually po, wala po akong parents. Na, ha, wala na, din? Namatay na po. Bunso ka ba? Hindi ko po alam. Pero sino? Paano hindi mo alam? Marami po kasi kami. Ah, okay. Marami kayo sa pamilya? I mean, marami po kaming ano, marami po akong kapatid na hindi ko kilala kung sino siya. Pero meron po akong dalawa pong kilala. Yung ate po nasa amin pero may sakit po siya. Sino kasama mo? Ibang angulo na naman ang istorya yun. Balikan natin yun sa inyo. Balikan natin yun sa inyo kasi ang cute eh. So, ilang months na kayo nagde-date? 1 year and? Actually, magkasama na po kami sa bahay. Oh! Matira na siya sa amin. Ano kay? May bahay ka naman, di ba? Bagong bahay mo, di ba? Oo, tayo na. Pwede ka manawagan. At last, nakatayo na. Ah, wala yung bahay. Pwede ka manawagan sa any Zumba group. Asan ba? No. Kasi Joey ba, nagka-girlfriend ka bago kay Before. Ivy? Yes po. Napaka, siguro, tatlo po sila. Nakatatlong wow. Girlfriend ka? Yes po. Tapos? Pwede sumingit. Panay... Yes po. Yung mga naging girlfriend niya, panay matanda din. Ah, mahilig ka talaga sa mas may edad sa'yo. Mga ilang taon sila, ano, Joey, yung tatlong naging girlfriend mo? Yung isa po, 39. Yung isa, 53. Tapos, yung isa pa po, parang ikaw, 14, no? 40. Ano to, mga nagsusumba din? Yes po. Oh! Isa ka palang sumba killer, ha? So, paano yan? Never! Ate Ivy, paano yan? Yung mga naging ex pala po niya sa Zumba, hindi ka ba natatakot na baka mamaya sa susunod na Zumba sa kabilang kanto,
May makita siya. Hindi na. Sa akin naman siya nauwi. Pero, Miss Ivy, hindi ba? Ang mother, wala kang magulang. Wala ka na magulang. Wala na po. Yung nanay mo, nakilala mo? Opo, nakilala ko po sila. Wala na rin, napatay na siya? Patay na rin po. Matagal na? Yes po. 3 years na po nakalipas. Okay. Sa ganitong setup ba, sino ang mas maselos? Babae, lalaki? Babae po. Miss Ivy? Totoo po ba ikaw yun? Ikaw daw ang selosa? Opo. Sobrang selosa ko. Ano po ang nagagawa mo sa pagsiselos mo? Tumawa lang si Mami. Nagagawa ko. Oo. Anong in what, ano? Pinagalitan mo ba siya? Sinasaktan mo ba siya? Ah, hindi naman sinasaktan. Oo, masama po manakit mo. Sakit na sa ibig ko. May mga ganong babae. Huh? Mananakit ng lalaki. Ako nananakit ako eh. Bawal yun! Bawal yun, Mami! Sa punutang kita dyan. Hindi yun, maganda. Ikaw hindi ka nagsiselos? Hindi naman po. Single naman po siya. Siya ikasiselos sa akin eh. Bakit kasi naman? Siya, ano, instructor. Ang dami yung nakakahalubilong mga attendees. Mm. Oo. Siyempre, pag sumayaw yan, ang yami daw niyang sumayaw. Ang galing kasi sumayaw, Miss Ivy. I'm sure doon ka na fall, no? Magaling siyang kumaldag. Magaling? Hindi, siyempre. Kumaldag. Magaling sumayaw ang mga magaling dancer sumayaw. Yung kaldag, talaga. Hindi natin nakita yung kaldag, eh. Yung sayaw lang. Ano, mapang-akit. Magaling talaga lahat ng mga dancer, Miss. Teka, yung... Nagsusumba kayo eh. Ano naging parang paborito niyong sayaw o kanta? Yan, or kanta. May team song ba? May team song? Wala po. Ha? Wala kayong team song? Favorite na lang sayaw sa Zumba. Wala rin Wala rin. Ano? Ito na lang muna eh. Hindi, nabanggit mo na kanina kung sinong selosa, sinong ganyan. Paano nyo na-handle yung mga differences ninyo bilang magka-partner dun sa age gap po? Paano nyo sinusuyong isa't isa? Ako palagi ang ano. Ako palagi nag-a-adjust. Yun. Ako. Kasi ako nga yung matanda. Ako yung nag-a-adjust sa kanya. So, siya yung bata. Siya yung ano, lagi may toyo. Minsan matuto ka rin mag-adjust. Adjust ka rin, Joey. Porque gumagano-gano. Hindi, sa relasyon naman, Mamiki, dapat parehong nag-a-adjust para mag-work. Diba? May message ba kayo para sa isa't isa, Joey? Kalipin na, mag-message mo. Mauna ka, Miss Ivy. Bakit gano'n naman? Mauna ka, message mo kay Joey. Kailan ba mansa ninyo? April 11. Okay. Ano pong tawagan ninyo, Ate Ivy? Tawag ko sa kanya, Jowa. Jowa. Ikaw? Me. Me. Ah. Ano pong sasabihin ninyo? Me, Jowa na. Message niyo po kay Jowa. Okay, message mo, Miss Ivy. Pwede kayong magharapan para heart to heart, eye to eye. Jowa, alam mo naman na sobrang mahal na mahal kita. Sana maging seryoso ka yung wala ka nang hahanapin pang iba kasi sobrang laki ng ginawang pagbabago ko sa iyo. Sa panlabas man at sa panloob mo, sobrang laki. Sinakripisyo ko lahat para sa iyo. Kaya sana, maging loyal ka sa akin. Yun lang. Ba't ka naiiyak, Joey? Ba't ka naiiyak? Ikaw naman, Jowa. Ikaw naman. Masaya mo kay Ivy. Me. Me, salamat sa... Salamat sa sobrang binago mo sa akin. Thank you. Nagpapasalamat talaga ako. Pasensya, sorry din kung sobrang kulit ko, umaga na ako nauwi. Alam mo naman yung unawain mo na lang kung ano yun. Huwag kang mag-alalamin, nasa puso pa rin kita at nasa isip pa rin kita. At sa'yo pa rin ako uwi. I love you. Uy, pero kahit sa kanya ka umuwi, nasa puso siya at isipan, may obligasyon ka na dyan. Umuwi ka naman ng maaga kasi... Pag madaling ano ka umuwi, I'm sure hindi nakakatulog yan. Yes. Pusa nga yung nahanap, ikaw pa kayang kumakaldak. Yes. Thank you very much, Joey and Miss Ivy. Maraming salamat sa pag-share ng inyong relationship.